Hi, this is Paul Garcia and you're watching 3B Hoops. This is my profile. Para sa pangalawang episode ng mga Pilipino prospect na naglalaro sa US, ang isusunod natin dito ay si Paul Garcia, na ang pamilya talaga niya ay nagmula sa Pilipinas na anak siya ni Fernando at Rita Garcia na nagmula naman sa Metro Manila. Sa last episode ko about dito kay John Godinez, may nababasa ako mga komento kung meron talagang liga na ganito sa US at Canada tulad nga ng NABA ay bakit hindi inaayos ang kanilang passport para makapaglaro talaga sa national team na ngayon nga ay balakid na sa mga players. Naikwento din sa akin ni Paul na hindi siya aware na meron palang ganong rule. Ayon mismo sa Deputy Commissioner ng NABA na si Coach Enrico Quintana, aware sila sa ganitong issue na hindi nakakakuha ng passport before 16 years old yung mga player. Ang isa kasi sa nakikita nilang dahilan ay yung masasabing lifestyle nila sa US. Nagbigay na rin kasi sila ng advice sa mga magulang ng player na naglalaro dito sa NABA. Pero dahil nga sa busy lifestyle sa US ay mas focus muna nila ang magkaroon ito ng educational plan, like makakuha ng mga scholarship, kesa mag-a-apply sila ng another passport sa embassy. Hindi naman kasi parang instant noodles siya na pupunta ka lang ng Philippine Embassy at hihingi ka ng passport. Merong mga requirements yun. Tapos, hindi rin basta pwedeng pumunta yung bata at siya yung mag-apply, lalo na kung sa US siya pinanganak. Iba kasi ang sitwasyon ng mga kababayan natin na nakatira sa US. Madali magsabi na kuha ka lang ng passport, kaso dahil nga sa busy lifestyle at kailangan muna nila makasurvive na minsan dalawa pa nga ang trabaho ng mga kababayan natin, ay mas uunahin nila muna kaysa mag-asikaso ng papeles na wala naman kasing kasiguraduhan pa na makukuha sila sa national team. At ganito nga yung nangyari sa player na si Paul Garcia na ayon din sa kanya, hindi naman siya aware sa rule na yon na pinanganak talaga siya sa Amerika dito sa Montgomery, Maryland noong June 4, 1999. Yung lugar kasi kung saan lumaki si Paul ay malapit sa notable place gaya ng Prince George kung saan din galing ang mga kilala nating NBA players. Kung napanood niyo yung episode ko about dito kay Quinn Cook, ayon din sa kanya ay matindi talaga yung competition ng basketball sa lugar na yon. Si Paul Garcia ay nagsimula mag-basketball sa 7th grade at una niyang nasalihan ay ang liga ng I-270. Naglaro din siya noon sa Scotland Campus Prep sa may Pennsylvania kung saan niya ay nag-average siya ng 14 points at 5 assists per game. Nakasama din sa ranking itong si Paul Garcia para sa Prep Division. Naging coach niya dito sa Scotland Campus ang kilalang si Cristiani, ang may hawak ng win record sa buong nation para sa Prep Division na may pinakamaraming panalo at siya yung tinuturing na best coach sa high school. Meron din mga NBA players ang naglaro dito kay Coach Chris. Andyan si Hassan Whiteside at Jordan Hill. Meron din mahigit na 130 plus na mga players ang nadala niya sa Division 1 at kahit sa international level. Ang isa sa masasabing highlight sa karir nga nito si Paul Garcia sa high school, yung team niya na Scotland Campus ay nakaharap ang team ni Aferne Simmons na IMG Academy sa isang tournament. Ito yung mga panahon na si Simmons ay naglalaro na sa postgraduate school para paghandaan yung NBA draft at nanalo dito ang team ni Paul Garcia. Sa ngayon ay naglalaro pa sa college itong si Paul Garcia, ang una nga doon ay sa Montgomery College na nag-average siya ng 13 points per game. Dahil sa magandang pinakita nito ay nagkaroon siya ng offer sa ibang school, ang Frostburg State at ang Salisbury University. So nasa Division 3 to. At sa malamang, merong magsasabi dito sa comment section, Division 3 naman yan ah, hindi naman Division 1. Sabi ko nga kanina, mas prioritize na mga kababayan natin ang education kasi full ride scholarship ang binigay dito kay Paul Garcia. Ibig sabihin, wala siyang babayaran mula tuition fee, dorm or kahit dun sa pagkain habang naglalaro siya ng basketball para dito sa Salisbury University. Hindi na yan usapan kung Division 1 or Division 3. Ayon mismo kasi kay Paul Garcia, ang plano talaga niya ay makatapos muna ng kanyang course sa Salisbury at uuwi siya ng Pilipinas para dito talaga maglaro. At ang isa nga sa option niya ay ang PBA, ang sinasabi niyang isa sa number 1 goal niya. Si Paul Garcia kasi ay isang 6'2 guard at 3 and D player. Mas focus niya yung depensa at may tira din siya mula sa 3-point area. Slasher din na matatawag itong si Paul at magaling talaga na penetrator. Kung kumpara siya naman ng player ay wala muna akong sasabihin dahil yung every move ng player ay pwedeng kopyahin. Pero yung instinct ay hindi basta-basta makokopya yan. Si Paul Garcia kasi ang isa sa masasabing meron ding mataas na basketball IQ, lalo na sa depensa.
Yan ang ikalawang player na susubaybayan natin na naglalaro nga dito sa US at lagi ko nga sinasabi na hindi naman NBA at PBA lang ang liga sa mundo. Pwede pa siya makapaglaro sa ibang liga. Sa mga magtatanong naman ay hindi siya eligible para sa Gilas na nabanggit ko na kanina sa unang part ng episode. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.